vlog muna tayo ngayon. Okay, so sa kasalukuyan, what's up Martians? Welcome back sa panibagong vlog. Today, isasama ko sa isang shooting. Kasama ang Food Manila. Miss ko lang lumabas. Patay ako sa nanay ko kung mapanood niya man to kasi hindi ko naman sinasabi sa kanya kung saan lagi yung shoot. Pero ayun, eto tayo ngayon Martians. Buti na lang may shoot kami ngayong Sabado. Dahil unting-unti na lang, madidepress na ako. Ako kung narinig yung maigi yung audio. So actually, nilalakasan ko lang yung loob ko na mag-vlog ngayon sa labas. Although technically, ayoko talaga mag-vlog tuwing lumalabas. Kasi baka maling idea or intention yung maibigay ko sa inyo. Pero, you know, it's not a vlog kung walang time-lapse at siguro kung walang drone shot. Kung makasingit man tayo ng drone shot. Kasi nagustuhan ni Same Ame yung drone shot natin last time. Which is, ewan ko kung hindi talaga gumana yung drone shots last time. But this time, I'll try to make sure nagagana yung drone shots. And right now, hindi ko talaga trip tong ganito na lalabas. Is may face shield, mask, halos hindi na ako makahinga. Right now, hinihintay ko si Jason kasi may shoot nga kami ngayon sa Food Manila Kitchen na kung saan itutour ko rin kayo sa siguro sabihin na lang natin tong vlog na to, a day in a life of a Food Manila shooter. Parang ganon. But usually kasama ko si Nut sa mga gantong shoot. At yun lang naman, nilalakasan ko lang din yung loob ko na mag-vlog ngayon dahil gusto ko i-testing yung S-Log 2. Hello bro! Welcome! So, shoot natin today, low carb. Yes, this is low carb. It's available sa Philippines, but... Ay, talaga? Hindi. Oh, isa. It will be sell online via Amazon sa USA. So, by the first international client, Food Manila. Nice. So, Martians, kasama ko nga pala ngayon, si Jason. Siya yung pinaka... the boss ng Food Manila. Hello, welcome. Sabi ko sa kanila magkano ako day in the life of shooting in Food Manila. Hello Mimi! Good morning! This is my idea that I want to talk to you. Ready ka na sa milk tea? Sabihin ko na lang, kukwento ko na lang sa kanila mga pag binadala mo na. Oh, papadala ko ng milk tea doon para matikman ng lahat diyan. So, andito na tayo sa venue and nilalakasan ko lang yung loob ko mag-vlog ngayon kasi actually shoot to dito talaga sa Food Manila. So, ngayon may briefing ng onte sa mga ginagamit. But today, ang focus natin is mag-shoot ako, pero walang i-edit, which is good. The best thing ever. Tung ot. I'm not sure, pero masarap siya for ban. Yung payaman, tabahan kayo dito. Pa Daniel Schiffer na yung dating dito. Guys. Daniel Schiffer. Okay, so guys, today, ito yung photo setup. Siya yung master ng photography dito sa Food Manila. Si Raymond. Product shoot muna kami. Product shoot muna. Later on yung style. And siya yung isa sa mga pinakamalulupit na kilala ko. Sa kanya ko natutunan yung mga ibang tricks sa food photography. You know. Ganyan-ganyan lang yan guys, pero malupit yan, promise. So as usual, gamit natin is X-T3 na Fuji. Alam nyo na to, nagamit ko na to dati, you know. Alam nyo yung funny sa X-T3, hindi nila yung ni-endorse na mayroong HLG. Sobrang powerful niya actually. Yun nga lang, naggalag yung laptop ko kapag full force 400 megabits per second, HLG, 4K,
60 FPS. Ito yun. Di, kahit kayo hindi nyo rin alam na may HL dito. Akala nyo lag lang. Nag-shoot muna ako and mag-enjoy muna kayo sa B-roll. Kita niyo yung bagsik ni Raymond doon. Siya na photographer, siya pa yung food stylist. Ah, multitasking tayo ngayon. Yung peto. Okay, so currently right now, tapos na kami sa first part ng sinushoot namin. At sa second part na kami ng isushoot. Second dish, I think. Yung piniprepare kanina ni Raymond. Yun, yun yung isushoot namin ngayon. Kung paano siya ginagawa. Best Spotify, oh. Sure. Hindi masasagap yung music mo, Mark. Very nice. Very nice. Ready na siya, tapos parang lalagyan na lang ang parsley naman. Ah, ready na siya. Tapos nag-gaming. Tapos nag-gaming, di ba? Eh, hindi ko alam eh. Ha? So, kinain na. So, ayun. Nilagay pa rin yung kape sa ibabaw. Ang ginawa ni Jason, nilagay niya diretso sa baso. So, kinain ganito. Sorry sa mga barista dyan. Alam mo ito, yung Thailand coffee? Vietnamese coffee. Vietnamese coffee pala to. So, ganyan yung style nila. May draper. Individually, hindi siya kumaga kanya-kanya. Pag, yan, ganyan yung tamang process. Sorry. Rekta sa baso. Rekta. So, don't try this at home. Advisable talaga na tuwing may shoot, dapat lagi nagpapahinga after every round. Yes. Kasi parang boxing yung shooting lagi. Okay, so currently right now, I think last dish na kami. At hindi namin namalayan para pareho na 6 o'clock na pala. Ayun. Doon sila sa likod nagpaplano ng next and kami dito kami sa may video side. Dito yung video side. Kung saan namin sinushoot yung yan, itong mga products. So last na kami. Hindi ko lang na time lapse kasi ganda, you know, seryoso na. So yun. Ito siya. Amazing low carb rice. On this side, meron tayong X-T3 with 60mm macro. And sa kabilang side, kit lens. Sobrang lupit ng kit lens na to. Okay. Ano, chef? Kaya pa? Oo, kaya pa. Chef Shepan. Nakakagutom sobra. So, sa kasalukuyan, yan. Yung shoot namin sa Food Manila, medyo, ano talaga, totally full focus kasi pag tuwing mga shoots. So, kaya tamang mga pahapyaw lang yung mga pinakita ko sa inyo. At hindi ko na gagamitin ng S-Log 2 pang vlog kasi ang trabaho. Dahil ang daming kailangan gawin sa color grading. Mag-HLG pa rin talaga ako. Kaya ngayon ito, yung last clip is nag-HLG na ako. Yun. Yan lang naman. So ano nga ba ang dapat nyo maging takeaway sa vlog na to? Siyempre pag nasa labas kayo at mag-shoot kayo, always try to stay safe. Siyempre mag-sanitize kayo, lahat na nga hawakan nyo, mag-alcohol kayo, at siyempre magpahinga rin kayo between shoots kasi sobrang light pa lang yun yung shoot na yun, hindi pa yun full force. May mga times na pa nag-shoot kami is totally full force, kaya talagang after ng shoot, burn out. Depende, lalo na kung after ng shoot mag-edit ka pa. It's a good thing na itong shoot na to, hindi ako mag-edit, so medyo kahit papano may, nandun pa yung burning passion na mag-shoot at kung ano-anong gawin pagdating sa mismong araw na ng sa set. Yun. At syempre, kung nagustuhan nyo yung mga gantong type ng vlogs, medyo semi-BTS para medyo may matutunan kayo when it comes to shooting products and everything, feel free to comment down below. Or comment down below kung gusto nyo pong makita ng ganun. I'll be more than willing to do a lot of these type of BTS videos. Big thanks to Food Manila kay Jason for letting me vlog sa mismong shoot kasi dapat, pag mga ganun, medyo private dapat pa ganun. But open si Jason sa mga gantong klaseng sa vlogs. Yun, masaya rin kasi nakaka-enjoy. Medyo at least nakakawala ng stress mag-vlog habang nagsushoot. So, yun. At syempre kung out of this world ka, wag na wag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. 1,900 na ang Martians. Magto 2,000 na. Which is good. After this vlog,
meron tayo ulit sunod na upload. Yun lang naman. Abangan yun. At congratulations nga pala sa nanalo ng ATD sa giveaway ni John. Congrats sa'yo. Magandang maganda yung ATD. Make sure na gagamitin mo siya sa mabuti. Peace out!